Mga kababayan! Hi, fans! Isang magandang gabi po sa inyo lahat. Ako po'y natutuwa. At long time no see. Mga tatlong taon na tayo hindi nagkita. Ako naman ay narito upang magpasalamat sa inyong lahat, sa mga Pasigueño. Salamat sa suporta, salamat sa tiwala, at salamat sa pagmamahal ninyo na ibinigay sa aking butihing anak na si Mayor Vico. At yun naman eh, nakita natin na sinuklian niya ng tapat na serbisyo publiko, ng malinis na gobyerno, isang gobyerno na ang iniisip lamang ay ang kapakanan ng mga Pasigueño. Kaya sana po ang aking hiling po na ituloy natin, tuloy niyo po ang suporta at pagmamahal sa ating mayor, nang sa ganon tuloy-tuloy din ang pag-agos ng pag-asa. Tuloy-tuloy din ang pagbabago. Pigilan na natin, napigilan na natin yung ibang mga baluktot na pamamaraan sa gobyerno. Tuloy-tuloy po natin. Yan po ang hangad at pangarap ng ating mayor. At siyempre, sabi nga ni Vice Mayor Dodot, hindi kompleto ang team, hindi magcha-champion ang team kapag wala yung mga star player. Pag wala ang assistant coach, ako naman eh, pwede ng water boy. Okay na ako doon. Ganun pa man, ako'y hindi na ako gaanong magtatalumpati dahil baka sa ganda ng aking talumpati, ako'y maiboto yung vice presidente. Hindi ako yun, alam nyo na kung sino. Kaya narito po, ang aking tatay, ang inyong tatay, ang tatay ng Giting ng Pasig, huwag natin kalimutan, vote straight para kumpleto ang team. Okay? Para kumpleto, para magcha-champion ang Pasig. Kaya narito, ang inyong ama, Mayor Vico Soto. Magandang hapon po sa ating lahat! Nasaan po ang mga taga District 1? Nasaan ang mga taga Barangay Palatio? Nasaan po ang mga taga Pinagbuhatan? Lahat ng taga District 2? Nasaan yung mga taga Ugong? Ay, malayo pala yun. Maraming salamat po una sa aking kapatid ay sa aking tatay sa introduction po sa akin. Maraming salamat po sa inyong mainit na pagsalubong sa team natin. Ang team po natin, wala na pong iba, Giting ng Pasig. Ayan po ang team natin. Kamusta po kayo dito? Binabati ko rin po mga kaibigan natin na nasa upper box. Mayroon po doon, tingnan niyo naman po, medyo malayo na, pero no, hello po sa inyo! Naririnig niyo po ako? Kung hindi niyo po ako naririnig, kumaway po kayo sa akin! Hindi daw nila ako naririnig. Hanggang sa third floor, meron po tayo mga kasama. Maraming salamat po.
Parang lumayanig na sa Pasig, ano? Hindi, yung stage lang pala namin yung lumaki. Nakakabahan ako dito, baka biglang mahulog eh. At iba, iba to. Hindi, sigurado kayo. Ang lalaki ng iba natin kasama, hindi ko natitingnan kung sino. Saan ba ako titingin? Dito, dito! Haharap po ako sa pinakamaingay! Dito sa... Hindi tayo makapili. So, paikot-ikot na lang po ako. Ang layo na po nang narating natin bilang isang lungsod. Yes! Sumasang-ayon po ba kayo na dito sa... Samot-saring pagsubok ang pinagdaanan natin mula 2019 hanggang ngayon dahil hindi pa po tapos ang laban. Nung nagdesisyon po ako tumakbo para mayor, dalawang araw na lang po ang natitira bago mag-deadline. Alam po yan ng aking tatay, alam din po yan ni mama, kilala niyo naman po ang nanay ko, no? Sino nagsabing si Ruby? Si Connie. Si Connie Raimundo. Ay! Iba pala yun. Connie Reyes. Ang magalit naman tatay ko. Samot-saring pagsubok. Samot-saring suliranin ang pinagdaanan natin bilang isang lungsod. Naalala niyo pa po ba nung nag-meeting po tayo dito rin po sa Bilog? Sino po nandito nun? Siyempre, sama si Papa nun. Marami po sa inyo nakasama natin, nakasama na natin noon. Meron naman po mga bago nating kasama ngayon. Ayan, ngayon din sila. Naalala ko pa po ano noong 2018, noong nag-decision po akong tumakbo hanggang bago maghalalan noong 2019. Talagang grabe po ang pinagdaanan natin. Yung marami po sa inyo, o halos lahat po sa inyo naging saksi po rito. Naalala ko pa po, pag bumababa po kami sa Nikong Roman sa isang lugar, minsan, halimbawa, may General Assembly ng isang lugar, pupunta, bibisita po kami. Pagdating po namin, pagpasok namin ng covered court, yung mga opisyalis ng samahan nagtatakbuhan pala yun. Meron kasing kaba. Pero makakausap rin po namin yung mga ibang opisyalis na yun, pagkatapos ng meeting, pagkatapos nila magtakbuhan, kinabukasan, mag-uusap po kami, sasabihin nila sa amin, Biko, Roman, pasensya na dun sa nangyari kahapon. Kinakabahan lang kasi kami. Pero tama kayo, Biko Roman, sa inyo kami. Kailangan na natin ng pagbabago sa ating lungsod. Pero lagi po may karugtong yung sinasabi nila na sa inyo kami. Yung karugtong po nun, pero Biko, Kong, secret lang muna natin yan. Madalas po ganun yung sinasabi. Bakit po? Dahil alam po natin kung saan tayo nang galing. Huwag natin kakalimutan kung saan tayo nang galing. Alam po natin yung sitwasyong inarap natin nun. Yung palakasan, yung takutan, pati na rin yung korupsyon. Ang pinakamagandang halimbawa po natin dito, pinakamagandang halimbawa natin, simpleng halimbawa, pero bilang mga Pasigueño, lalo na yung matatagal na po sa Pasig, alam niyo pong totoo ito, no? Madalas ko pong nagagamit na halimbawa yung ating pamaskong handog. Kasi yung pamaskong handog na yan, sa bagong sistema na pinatutupad po natin, makikita natin yung pagbabago. Ito po ay higit sa Pangnoche Buena, higit sa nagbibigay saya po ito sa mga Pasigueño. Ito po ay isang simbolo. Simbolo na tinatalikuran natin yung palakasan system. Kasi ngayon po, sa sistema ang pinatutupad natin, pag kaibigan ka, siyempre meron, nagbabahay-bahay po tayo. Pero kahit hindi ka kaibigan, kahit hindi ka kasama sa politiko, kahit hindi ka kasama sa politika, kahit nakaaway ka pa ng mayor, kahit hindi ka kasundo ng mayor, meron ka pa rin pamaskong handog. Pantay-pantay ang tingin sa atin ng ating gobyerno ngayon. Dati po, kailangan na sa samahan ka na malakas. Dati, kailangan may kakabit kang ano, nakakabit ka sa kagawad, kailangan sa malakas kang hoa, kailangan, membro ko ng lab organization. Ngayon po, pantay-pantay, lahat meron. Sino po sa inyo nakatanggap ng pamaskong handog natin?
Higit sa palakasan, nakita rin po natin na nagagamit din yun. At yung mga iba pang serbisyo, muli po, simbolo lang yung pamaskong handog. Pero nakita po natin, pati sa mga ibang serbisyo ng pamahalaan, nagkakaroon po ng takutan dati. Sistema ng pananakot na nagbumula sa City Hall. Nung isang araw po, nanggaling po kami sa Floodway sa Rosario Slide. Meron pong sumigaw na ali. Nung nagsasalita po ako, Biko, yung asawa ko, nakitang may picture kasama mo noong 2019, kinabukasan, tinanggal sa trabaho. May ganun din po kayong karanasan? Meron din po yan, meron din po. Yan, katibayan po, totoo po yung sinasabi natin. Pero ngayon po, hindi na tayo nangangamba. Ngayon po, malaya ang Pasigueño. Pwede natin pakinggan lahat, pwede natin salubungin ng kahit sino. Yan na po ang Pasig ngayon. Muli po, masasabi natin sa Pasig, iba na ngayon. Pati yung pamaskong handog mo, nagagamit sa takutan. Kasi pag nakita may picture kasama ko, yung opisyalis, buong samahan niya. Magbawasan yung binibigay ng pamaskong handog. Tama po ba? Pero ngayon po nagbabahay-bahay, muli po, pagkakampi meron, pagkalaban meron pa rin, hindi tayo naninili. Yan po ang sistema ang pinatutupad natin. Unti-unti tinatalikuran natin yung palakasan, yung takutan na nangyayari sa ating lungsod. At alam natin, ito po yung tamang direksyon. Hindi po natin masasabi na perfecto na tayo. Marami pa tayong kailangan ayusin. Pero ang mahalaga sa lahat, tama yung direksyon na pinatutunguhan natin. Tama yung direksyon na pinupuntahan natin bilang mga Pasigueño. Nakita nyo na ba, may mga proyekto ang City Hall. Nagay ng tablet, ng pamaskong handog, may pinapagawang kalsada, drainage. May nakita na po ba kayo na nakalagay po doon Project of Biko Soto? Kahit isa po, may nakita po kayo Project of Mayor Biko na nakalagay po? Wala po, bawal na bawal po sa akin yan. Pag may nakita po kayo, pwede niyo pong tanggalin o sumbong niyo sa akin, ako mismo magpapatanggal. Bakit po? Dahil naiintindihan po natin, naiintindihan ko bilang alkalde, na yung mga ginagamit naman po natin na pondo sa pagpapatayo ng building, sa pag-renovate ng health center natin, sa pamimigay ng pamaskong handog, yung pagbili ng tablet ng mga kabataan, yung mga serbisyo na binibigay ng pamahalaan mula sa health services hanggang social services, hindi naman po yan nanggagaling sa bulsa ko. May mga ibang politiko, pag umasta, parang galing sa bulsa nila, ano? Pero alam naman po natin na hindi totoo yun. Alam po natin na galing sa kaban ng bayan yan. Kahit bata, nagbabayad po ng buwis, lahat tayo may ambag sa kaban ng bayan. Ang bata, bumili lang ng candy. Nakapaloob na po dun yung buwis. Ang bawat isa sa atin ay taxpayer, ibig sabihin, ang bawat isa sa atin ay may ambag sa kaban ng bayan. Ang ibig sabihin, bilang mayor, wala akong karapatan na mamili kung sino lang ang malakas sa akin, kung sino lang ang papaboran natin. Kailangan pantay-pantay po at hindi rin ako maglalagay na ng pangalan ko. Naintindihan naman natin, dati talagang gano'n naman, ano? Dati, yung mga politiko dati, mga tradisyonal, talagang hindi naman natin sila masisi kasi lahat naman po ginagawa yun noon. Pero tayo po, niyayakap na natin yung makabagong estilo ng politika. Niyayakap na natin yung bagong estilo ng politika. Pero sa simula, gaya ng kahit anong pagbabago, mahirap po. Ang pagbabago sa umpisa ay mahirap makamtan. Hindi po madali magpakilala ng pagbabago. Yun na lang po hindi ko paglalagay ng pangalan sa mga gusali natin at sa mga proyekto ng City Hall. Meron po ako mga kaibigan, mga politiko rin po sa ibang lugar. Minsan nagkakakwentuhan po kami. Ang sinasabi nila, Biko, sigurado ka ba sa ginagawa mo? Ba't di ka naglalagay ng pangalan? Ang rason nila, dahil daw baka isipin ng mga Pasigueño, baka daw isipin po ninyo na wala akong ginagawa kasi yung mga project natin, hindi ako naglalagay ng pangalan. Pero ako, hindi po ako nag-aalala. Dahil sa pag-iikot namin ni Kong Roman sa lungsod ng Pasig, at ngayon po kasama ang mga kaibigan natin sa giting ng Pasig, ang pagkakakilala po namin sa mga Pasigueño, ang nakita ko po, ang mga Pasigueño matatalino po talaga. Totoo po yan. Naikot ko na po bawat alis, bawat iskinita, bawat burok ng lungsod ng Pasig. Ang mga Pasigueño matatalino po. Alam natin kung sino ang nagtatrabaho. Alam natin kung sino ang nagbibigay ng tamang serbisyo. Kaya, ako po,
kahit na mahirap yung ibang mga pagbabago na ginagawa natin, na pinatutupad natin sa ating lungsod. Hindi tayo nagpapatinag, hindi tayo napanghihinaan ng loob, dahil alam ko po, nakasangga ko kayo. Kaya kahit na mahirap, kahit may ibang kumukontra, hindi na tayo kumakaliwat kanan, dire-diretso lang po tayo. Pag-iig tingin pa natin ang mga pagbabago na nasimulan natin sa lungsod ng Pasig. Ngunit ang pinakamahirap, ang pinakamadugong pagbabago na pinaglalaban natin, malaki na yung progreso natin, pero hindi pa tayo perfecto, no? Marami pa tayong kailangan. Mahaba pa yung laban natin. Ito po yung laban natin sa paglilinis ng gobyerno. Ito po yung laban natin kontra korupsyon. Nung naupo ako sa City Hall, sinalubong po ako ng isang grupo na parang sindikato. Malasindikatong grupo po. Alam na alam nila paano paandarin yung mga papel ng City Hall. Alam na alam nila paano lutuin yung mga bidding na nangyayari sa City Hall. Sa madaling salita, alam nila kung paano tayo nakawan na hindi natin namamalayan. Pero hindi porket dati nang ginagawa ay hinayaan natin. Hindi porket kalakaran na tanatanggap ng marami ay pinayagan natin. Hindi po. Nilabanan po natin yung lumang kalakaran. Nilabanan natin yung korupsyon at sineryoso natin yung paglilinis ng ating pamahalaan na pinangako natin. Maaari po kasing magkaroon ng pagbabago na mababaw lamang. Maaari pong pinalitan natin yung pangalan, yung muka, pero yung sistema, ganun pa rin pala. Ayaw po natin ng ganun klaseng mababaw ng pagbabago. Gusto natin pagbabago na malalim. Gusto natin pagbabago na tunay at pangmatagalan. Marami po sa inyo nakakabisita rin po sa ating palengke. Ano? Sino po sa inyo namamalengke sa ating mega market? Halos lahat po, doon po talaga tayo namamalengke. Baka hindi po napapansin ng iba, doon sa may entrance ng palengke, dito sila, alam po ni dito sila yan. Doon po sa may entrance, meron po tayo doon full disclosure board. Nakalista po doon lahat ng proyekto ng ating pamahalaan. May pinagawang kalsada, nakasulat po doon kung saan, nakasulat po kung magkano. Yung tablet na pinabibili natin, yung tablet na pinamahagi sa mga mag-aaral, hanggang sa huling sentibo, nandun po yun. Ultimo bangko at mesa ng City Hall, nakalista po doon kung ilan, nakalista po kung magkano. Katibayan po ng pagbabago na pinakikilala natin, na pinutol natin yung lumang kalakaran na meron tongpat sa mga project cost natin, na merong SOP o kickback na napupunta sa mga politiko, kung sino pa man. Katibayan po na pinutol na po natin yun. Pagtingnan nyo po yung project cost dun sa mga nakapaskil sa palengke sa ating full disclosure portal or full disclosure board, makikita po ninyo na yung mga project cost natin ngayon, pag kinumpara nyo sa 2018, 2017, bumaba po yung mga project cost natin ng 20 to 30%. Ganun po kalaki yung pagkakaiba. Pag tinotal-total po natin yan, baka magulat po kayo. Kasi nung una ko pong kinumpute ito, ako po, nagulat din. Yung 20 to 30% na yan, pag tinotal po natin, nasa 5 billion po yung project ng city, 20 to 30% ang dating napupunta sa korupsyon na ngayon po ay natitipid natin at nagagamit sa ibang programa ay more than 1 billion pesos. Ganyan po kalaking pera ang pinag-uusapan natin. Kaya hindi na rin po siguro kayo magtataka kung bakit may mga iba dyan, lalo na yung mga nakikinabang dati, lalo na yung mga nasa poder noon na talagang grabe kung pagkakitaan ng gobyerno. Kung grabe kung magnakaw po sa atin, minsan di lang natin napapansin, hindi na po siguro tayo magtataka kung bakit marami po sa kanila, o halos lahat sa kanila, ay galit po sa akin ngayon. Hindi po biro yung pinapakilala nating pagbabago sa City Hall. Kasi yung natitipid natin, nagagamit natin yan para sa taong bayan. Nakalala po natin, nung nagkaroon tayo ng Pasig Supplemental SAP, ilan lang tayong LGU sa buong Pilipinas na meron nun. Wala ka sa listahan ng DSWD, meron ka mula sa LGU 8,000 pesos. Hindi po biro yung programa na yan kasi 1.2 billion pesos yun. Paano natin nagawa yun? Tapos para sa mga kabataan. Video lesson production, tablet, laptop para sa mga guro, 1.3 billion pesos naman po yun.
dalawang programa pa lang yung biglaan. Kalagitnaan ng COVID response pa po yan. 2.5 billion pesos na po yung total. Paano natin nagawa yun? Dahil maaga sa ating administrasyon, nag-release tayo. Dahil maaga sa ating administrasyon, nagpakilala tayo ng mga pagbabago at reforma na ngayon ay unti-unti nang nagbubunga. Kumpara sa 100 piso, may nag-aaway na po. Isipin niyo pa po kung paano na para sa 1 billion piso. Gigil na gigil po yung iba na makabalik sa pwesto. Yung iba naman, ito'y pinafund na lang po. Pinupondohan yung kampanya ng kalaban natin. Nakakatakot po, no? Nakakalungkot. Dahil naging pangkaraniwan na yan noon eh. Normal na po yung ganong klaseng korupsyon yun. Kahit magtagal pa lang po kayo sa mga nagtatrabaho sa gobyerno, alam po nila totoo yun. Pero muli po, pinutol na natin yung ganong klaseng sistema. At ang laki ng latitudes natin, ang dami nating magagawa. May mga iba po, nagtatanong sa akin, Dico, hindi ka ba natatakot? Kaya muli nga po, kung para sa 100 piso, may mag-aaway na, ano pa kaya yung para sa 1 billion piso? Aminin ko minsan, minsan nakakatakot rin po, minsan masakit din po. Dati, akala mo, kaibigan mo, hindi mo pinagbigyan kasi alam mong bawal, alam mong korupsyon yun, hindi mo pinagbigyan. Kasi marami po sa kanila, noong una, July, August 2019, sinubukan po nila ako. Inalok nila ako ng kung ano-ano, 20 million. Para sa project na 100 million, sipin niyo kung 20% kaagad ibibigay sa akin, 20 million po kaagad yun. Pero tayo po, taas loob po nating masasabi. Wala tayong tinanggap. Wala po akong tinanggap, kahit 1 piso. Kaya po, laki na napitipid natin, binabalik natin yan sa taong bayan. Mauna na sila. Yan nga nasabi ko minsan, pagkaibigan mo, sinisiraan ka na, ginagawan ka ng kwento, sinisubukan kang balikta rin. Kasi akala nila, pag ako'y naupo, akala nila, hindi natin matatanggihan yung ganung klaseng kalakaran eh. Akala nila, sino naman ngayon yung makikinabang. Pero muli po, pagbawal-bawal, pagkorupsyon, hindi po yan pwede sa atin. Ano po nangyari? May mga nagalit, may mga akala ko, kaibigan ko, pero galit na po sa atin ngayon kasi hindi natin pinagbibigyan. Wala po, zero. Dire-diretso lang tayo. Ang hinin po minsan masakit, pero okay lang po sa akin. Dahil ang importante lang po sa akin ay sa dulo, kaya kong humarap sa Diyos at sa kapwa ko tao na malinis ang konsensya. Wala rin ibang mas mahalaga pa. Yan lang po ang importante sa akin. At para po doon sa nagtatanong, hindi ba ako natatakot? Mga sindikatong grupo yung binabangga mo eh. 1 billion piso yan dati nabubulsa nila. Ang galang dasi ng malakit ng tao para makuha yan ulit. Hindi po ako natatakot. Alam niyo po kung bakit. Dahil alam ko po kasama ko kayo. Ngayon po yung 9 Abril. Binubunita po natin ngayon ng Araw ng Kagitingan. Yung dati pong tinatawag na Bataan Day, Araw ng Kagitingan po, nagkataon po na ang pangalan po ng team natin ay Giting ng Pasig. Marami pong nagtatanong sa akin, bakit ba naging Giting ng Pasig yung ating team? Kailangan mag-rewind po tayo ng konti at ang tatanungin natin, bakit ba tayo nagbuo ng team? Kung matatandaan po natin ng 2019, alas kaming dalawa lang talaga naman ni Congroman ang nag-iikot doon. Kaming dalawa po ang magpagkasama mula umaga hanggang ating gabi. Nag-iikot po kami sa Pasig ng mga panahon na yun. May mga bagay po na nagagawa ko bilang alkalde. Malaki na po ang napagtagumpayan natin bilang mga Pasigenyo. Malaki na po ang progreso natin sa mga pagbabago at reforma. Marami tayong nagagawa, kalagitnaan ng pandemya, na-increasean yung bilang ng scholar, nakapaglunsad tayo ng starting July 2022 ng local senior pension, yung tablet para sa mag-aaral, yung COVID response po natin, yung naitayo na po yung dialysis center, nag-install na po ng mga machine, nagpakilala na tayo ng no balance billing sa ating 2 city hospital, marami pa po tayong pwedeng banggitin, pero yun na lang po muna. Pero meron din pong mga bagay na hindi ko po kayang gawin mag-isa. Meron din pong mga bagay na
Opo, tumutulong sa atin si Kong Roman. At napakalaking tulong po ni Kong Roman sa ating pag-gobyerno. Pero meron pong mga bagay na hindi kaya gawin ng mayor at ng congressman na lang. Papasok na po tayo sa pangalawang yugto ng pagbabago sa lungsod ng Pasig. Ngayon po, marami tayong napagtagumpayan, pero ang totoo po niyan, nasa primera pa lang po tayo. Pagkatapos ng COVID, maraming manilibre na resources natin, mas marami pa po tayong magagawa. Pero higit pa ron, kung sa susunod ay mabibigyan niyo po ako ng pagkakataon na maglingkod sa inyo, na hindi lang congressman ang kasama, kundi pati vice mayor at mga membro ng sanggunian panlungsod. Sigurado pong mas kaganda pa ang serbisyo sa ating lungsod. Noong 2019, nung nanalo po kami ni Kong Roman, nakipagtrabaho naman po tayo sa lahat. Nirerespeto natin ang bawat isa. Yung mga ibang na iluklok din po, mga ibang nakaupo rin. Nakipagtrabaho po tayo sa lahat. Pero minsan, iba lang po talaga pag hindi mo kapareho ng prinsipyo ang isang tao. Kasi yung gusto natin, linisin na ang gobyerno. Gusto natin, kaya mga pag may na-aprobahan na kontrata sa City Hall, wala nang under the table, wala nang kickbackan. Pero may mga iba po, hindi talaga nila maintindihan kung bakit kailangan natin ng mga pagbabagong pinatutupad natin. Yung iba, talintalina po doon sa lumang kalakaran, hindi na po nila matalikuran, hindi na nila malayuan. Kaya bigyan niyo po ako ng mga kasama ng mga pagkakatiwalaan natin. Mga kasama po, hindi asawa. Sabi nga po kanina ng ating Vice Mayor Dodo, maganda yung analogiya na ginamit niya, no? Basketball team. Ang ating gobyerno ay parang team ng basketball. Kung ako po yung head coach, meron tayong team manager, maganda rin po sana pati assistant coach kasama po natin. At kung yung mga konsehal, yung mga player natin, ay huwag niyo naman po ako bigyan ng mga player na ipapaagaw sa kalaban yung bola. Marami pong nag-apply sa akin para maging konsehal, para maging vice mayor. Namili tayong mga kasama hindi base sa pangalan, hindi base sa kasikatan. Namili tayo ng mga kasama. Tiningnan natin sino bang magigiting dito. Pag sinabi natin na magiting, pag sinabi natin ng kagitingan, sa wikang Ingles, pwedeng bravery, pwedeng valor, pero sa Tagalog, ang naisip natin, katapangan, naisip natin yung handang magsakripisyo, gaya ng mga veterano noon na pinaglaban ng ating kasarinlan, ng ating kalayaan. Nung... Huwag kayong magulo, ha? Hindi kayo tumigil, tatanim ako dyan. Marami pong nag-apply sa atin para maging bahagi ng team. Hindi pagiting ng Pasig yung tawag nun. Pero tiningnan natin, sinuri po natin, sinubukan natin i-discern, ika nga, ano ba yung laman ng mga puso ng mga nakakandidato dito? Ano ba yung intention nila? Gusto lang ba nila ng posisyon? O mas masama pa, baka gusto lang nila pera. O gusto ba talaga nilang tunay na maglingkod? Gusto ba talaga nilang makatulong para paitingin pa yung mga pagbabagong na simulan na natin sa ating lungsod? Yung mga napili po natin muli po, hindi dahil sa pangalan, hindi dahil sa kasikatan, pinili po natin ang 11 konsehal. Kasama siyempre ang ating congressman, pili natin ng vice mayor. Basis kung ano ba yung talagang intention nila. Sino ba yung mga tao na kapareho natin ng prinsipyo? Sino ba yung mga tao na pwede magkaisa tayo para sa isang layunin? At yung layunin po na yun ay yung paitingin pa natin yung mga pagbabago para mapaganda pa lalo ang servisyo, para talagang umunlad ng ating lungsod. At yung pag-unlad natin na hindi dapat yung para sa ilan lamang, hindi yung 80% lamang, kung hindi 100%,
panahon na para maramdaman natin yung buong puwersa, yung yaman ng Pasig. Dapat maramdaman na po natin ito. Nasimulan na natin, pero meron po akong mga hindi magawa, kundi po sa tulong ng isang kumpletong team. Kaya inaasahan po natin ang inyong suportang dahil ang laban na ito, gaya ng 2019, ang lagi po natin sinasabi, ang laban na ito ay hindi akin lamang. Hindi ito laban ni Vico lamang, hindi ito laban ni Roman lamang. Ito po ay laban para sa susunod na henerasyon ng mga Pasigueño. Kaya magkaisa po tayo, magtulungan tayo para sa kayo mabuti, mabuti ng ating lungsod. Magkaisa tayo at suportahan natin ang Giting ng Pasig. Maraming maraming salamat! Mabuhay ang lungsod Pasig! Maraming salamat, Mayor Vico Soto. Huwag po natin kakalimutan ni Boto Muli, number 2 sa balota, Mayor Vico Soto! Giting ng Pasig. Uulitin ko lang po, number 9 sa balota, mula po sa District 1, kung si Bota de los Santos. Number 11 sa balota, kung si Cap Eric Gonzalez. Number 17 sa balota, kung si Kiko Rustia. Number 18 sa balota, kung si Paul Santiago. Number 19 sa balota, kung si Coach Paul Senoga. Number 21 sa balota, kung si Simon Romulo Tatloco. Number 1 sa balota, mula sa District 2, kung si Engineer Buboy Agustin. Number 7 sa balota, kung si King Cruz. Number 9 sa balota, kung si Hala Angelou